Ikaw ba'y gustong mabuntis pero takot ka manganak dahil sa pain na dulot nito? Ito yung laboratorio na posibleng pinakaunang maging artificial womb sa mundo. Ito yung Ectolife, the world first artificial womb facility. Ang laboratoryong ito ay powered by solar and wind energy. Ito ay tulong sa mga mag-asawang nahihirapan magkaanak o di kaya may mga komplikasyon gaya ng removal of uterus due to cancer. Ito din ay tulong sa mga bansang bumababa ang kanilang populasyon. Sa laboratoryong ito ay kaya nilang i-accommodate ang 400 growth pads or artificial womb. Ang artificial womb na ito ay kaya raw gayahin ang isang totoong sinapupunan ng isang ina. Sa laboratoryong ito, kaya daw nilang magsilang ng mga sanggol sa loob ng isang taon na may bilang na 30 key bawat taon. Si Hashim Al-Ghail ang nasa likod ng lahat ng ito. Isa siyang biotechnologist and science communicator. Ang kagandahan ng worm na to ay pwede daw mamonitor ng mga magulang ang kanilang baby sa pamamagitan ng smartphone app. Sa pamamagitan ng app, pwede daw mag-playlist ang isang ina ng kanyang boses para daw ma-familiarize ng bata ang boses ng kanyang mga magulang. Ayon dito, pwede daw ng mga scientifico na i-enhance ang genetic genes ng isang sanggol. Pwede nilang i-customize ang eye color, hair color, skin tone, physical strength, height, at saka ang level of intelligence. Ang kagandahan din nito ay pwede nilang ayusin yung mga genetic disease na nagmula sa iyong family history. Sa tingin nyo, ito ba'y nakakabahala o isang successful art of science and technology? Kung maging totoo man ito, siguro 10 to 15 years ang itatagal o makikita natin ang resulta. Kung may negatibong result ba to o positibong result sa kinabukasan ng mga tao. So abang-abang na lang tayo kung anong mangyayari sa loob ng ilang taon mula ngayon. So guys, kung nagustuhan itong video na to, sana may like and subscribe o paki-follow ng ating Facebook page para naman ganahan tayo gumawa pa ng maraming informative video in the future. So yun lang guys, maraming salamat po.